As, there was no one in MPLPH that wants us to. Only one team decided to get us both, which is Black Hills International. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang paghahanap nga ni Coach Bonchan ng six-man para sa SEA Games. Haji, hindi nga ba makakalaro sa SEA Games? Bakit naghahanap si Coach Bonchan ng six-man? Haji, magiging busy sa MPL? B-Wise tinanggal pala ng Onyx PH noon. Susana TV pupunta sa bootcamp nila Boss Dogs. Ano kaya ang reaksyon ni AJ Rito? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Kahapon nga kapatid ay naglabas nga ng announcement si Coach Bonchan sa kanyang Facebook account na kung saan naghahanap nga ito ng magsisilbing six-man ng Blacklist International Cebol lineup nila na kung saan ito nga ay binubuo ng B-Wise, Dominic, Aul at Haji C. Na kung saan tanging si Haji C lamang ang nasa MPL ngayong season na ito. Kaya naman malaking dagog nga ito kay Haji kung paano niya pagsasabayin ang kanyang pag-iinsayo sa MPL at SEA Games. Dahil tunay ngang napakahirap nito sa part ni Haji dahil malapit na nga ang MPL at tuloy-tuloy na nga ang kanyang pag-iinsayo kasama ang mga players ng Blacklist International MPL lineup na sila Eson, Kiver, Edward at Oheb. Kailangan na rin kasing maganda ng Blacklistable lineup kapatid dahil sa Mayo na nga gaganapin ang SEA Games sa Vietnam, kaya naman kailangan din talaga mag-insayo ng Cebol lineup ng Blacklist para rito. Kung parati na lamang silang maghihintay kung kailan magiging libre sa GC ay wala silang mauumpisahan o putol-putol nga ang momentum nila sa kanilang pag-iinsayo. Kaya naman sa ngayon ay looking nga si Coach Bonchan ng 6-man sa Cebol lineup nila. Uulitin ko lang kapatid ha, 6-man na ang ibig sabihin, hindi totally papalitan si Haji C sa main 5 ng Cebol. Si Haji pa rin naman at base ito sa magiging resulta ng ipapakita ng kukunin nila Coach Bonchan na 6-man. Parang ganitong senaryo kasi ang nakikita ko rito kapatid. Ang una nga, busy si Haji sa MPL. Habang may MPL pa, gustong sumali ng Blacklistable lineup sa mga tournament na kung saan mahasa nga nila ang kanilang chemistry rito. At dito nga, balak ng Blacklist na palaruin nga ang magiging six-man nang sa gayon makikita nga nila kung kaya na ba nito yung pang SEA Games na galawan. Isa nga sa maaring tournament na salihan ng Cebol lineup ng Blacklist ay ang Racer SEA Invitational 2022 na kung saan ilan nga sa mga naglalakasang koponan sa Southeast Asia ang maaring makalaban ng Blacklist International Cebol lineup. Malaki nga ang tsansa na baka dahil dito kaya naghahanap ng pamalit muna kay Haji C pasamantala na naipost na rin ng Tier 1 every page nung nakaraan ang announcement na ito ng Racer Invitational 2022 MLBB. Kapag nakita nga ng Blacklist na maganda at magaling ang performance ng kukunin nilang 6-man, maari ngang magtuloy-tuloy na ang karir nito sa Blacklist International na kung saan posible rin ito na rin ang palaruin nila sa SEA Games para makapagpahinga nga si Haji. Isa rin sa dahilan kung bakit dahil malamang ang 6-man nga na ito ay ang makakasama na nila Wise o may Venus, Aul at Dominic sa mga practices nila at RG na sinabi nga ni Coach Bonchan sa kanyang post. Pero kung katamtaman lang ang lalaroin nito kapatid,
Si Haji pa rin ang magiging main 5 ng Cebu lineup ng Blacklist at ang 6 man naman nila ay magiging kapalitan lamang ni Haji kung kailangan. Kaya ang paglalaro ni Haji sa SEA Games ay depende pa sa magiging galaw ng kukunin nilang 6 man. Tandaan natin na wala pa rin makakapantay sa experience ni Haji bilang isang player ng MPL at mapaloob o labas man ng bansa ang pag-uusapan. Kaya for sure, malaki pa rin naman ang tsansa ni Haji na maglaro sa SEA Games dahil kahit nga pagod na pagod ito sa MPL, alam kong kaya itong i-handle ni Haji. Bukod pa nga dyan kapatid, bansa nga natin ang nakasalalay sa SEA Games na ito at gintong medalya nga ang naghihintay sa mga atletang ito, kaya alam ko tama ang pinaplano ni Coach Bonchan para rito. Kaya buong tiwala nga tayo sa Blacklist International na mapagtatagumpayan nila ang paparating na SEA Games sa Mayo. Sa pagpapatuloy kapatid, sa interview nga ng BYS kay Coach Says, sinabi nga nila doon na tinanggal sila ng Onyx PH noon na kung saan lahat nga ng koponan na may gusto silang isang player lang ang nais nilang kunin. Ngunit, tanging Blacklist International lamang ang kumuha sa kanila ng package na kung saan ito nga yung sinasabi ni Boss Dogs noon na kapag kukunin nila ang BYS, kailangan package ito. Bukod pa nga dyan kapatid, may pagsisisi nga ba sa part ng Onyx PH dahil sa pinakawalan nga nila ang BYS? Well, sa tingin ko, mayroon naman kahit papaano dahil una sa lahat, halos ilang season na nga, lumaban ang Onyx PH para magkampyon nang andun pa nga ang BYS, lalong-lalo na noong MPL Season 4 at MPL Season 5 na kung saan muntikan nang magkampyon ang Onyx PH dito. Ngunit pagsapit nga ng MPL Season 8 kapatid, Onyx PH pa rin ang muntikan nang magkampyon muli, pero this time, ang pumigil naman na magkampyon sa mga ito ay ang BYS na tinanggal nga ng Onyx PH na ulit ito pagsapit ng M3. Dahil tinalo muli ng Blacklist ang Onyx PH na siyang dahilan kung bakit nakakahinayang nga ito ng bagya kung ako ang Onyx PH. Para sa sarili ko lamang na opinion yan kapatid ha. Sa pagpapatuloy, nagbabalak ngang pumunta si Susana TV sa boot camp nila Boss Dogs na kung saan inililink nga ito ni Boss Dogs kay Miles. Subalit, mukhang iba ata ang gusto makita ni Susana at ano nga ba ang reaksyon? So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.